Welcome back mga Lord sa ating channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, inaanyayahan kitang mag-subscribe at i-follow ang aking page. Like and share na rin mga Lord para updated ka sa mga bago kong videos na i-upload. Let's go! Ang pag-uusapan natin ngayon mga Lords ay kung bakit nga ba hindi naghahalo ang tubig ng Pacific Ocean at ang Atlantic Ocean. Kung ating lilibutin at aalamin ang mga bagay-bagay sa ating mundo, ay makikita mo at matutuklasan ang mga iba't ibang nakakamanghang mga natural na phenomena. Ang iba rito ay nakakatakot at ang iba naman ay nakakamangha lang talaga. Kagaya ng pag-uusapan natin ngayon kung bakit nga ba hindi naghahalo ang tubig ng Pacific Ocean at Atlantic Ocean. Samantalang kung ating susuriin ay pareho lamang silang tubig. Ang ating mundo ay punong-puno ng mga katubigan. Sa katunayan nga ay 71% ang surface ng ating mundo ay karagatan. Ang malaking parte ng katubigan sa ating planeta ay hinati sa limang karagatan. Ito ay pinangalan ng Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean, at ang Arctic Ocean. Alam niyo ba na ang tubig sa Pacific Ocean at Atlantic Ocean ay hindi naghahalo? Kung iisipin ay mahirap paniwalaan dahil pareho lamang silang tubig. Kaya mapapaisip ka talaga kung bakit nga ba hindi naghahalo ang mga tubig na ito. Bago natin alamin kung bakit nga ba hindi sila naghahalo, ay alamin muna natin kung saan sila nagtatagpo. Ang tubig mula sa Pacific Ocean at ang tubig mula sa Atlantic Ocean. Parang ikaw lang kung saan kayo nagtatagpo ng iyong kasintahan noong panahon na kayo pa. Ang dalawang karagatan na ito ay nagtatagpo sa pagitan ng Cape Horn at Antarctica. Ang Cape Horn ay pinakahuling bahagi ng South America. Sa lugar na ito ay makikita ang linya at nagmamarka sa border ng Atlantic Ocean at ang Pacific Ocean. Ngayon, alam na natin kung saan nagtatagpo ang dalawang karagatan na ito, ay alamin naman natin kung bakit nga ba na ang tubig sa Atlantic Ocean at Pacific Ocean ay hindi naghahalo. Mga Lods, oo nga, kung makikita natin ay parehas naman silang tubig. Pero hindi naman lahat ng tubig ay magkakaparehas. Ang tubig sa Atlantic Ocean at Pacific Ocean ay mayroong pagkakaiba sa density at chemical makeup at level ng salinity. Ang salinity ay ang kaasinan o dami ng asin na natunaw sa isang anyong tubig na tinatawag na seine water. Kaya nga kung mapapansin natin ay magkaiba ang kulay ng tubig ng Atlantic Ocean at ang Pacific Ocean. Mga Lods, ang nakikita nating hati sa Pacific Ocean at Atlantic Ocean ay tinatawag na ocean clines. Mayroong tatlong klase ang ocean clines, ang thermocline, pycnocline, at ang holocline. Ang thermocline ay isang manipis ngunit natatanging layer sa isang malaking katawan ng likido kung saan ang temperatura ay nagbabago ng mas malaki ng may lalim kaysa sa mga layer sa itaas o ibaba. Sa karagatan, hinahati ng thermocline ang itaas na pinaghalong layer mula sa mahinahong malalim na tubig sa ibaba. Ang pycnocline ay ang cline o layer kung saan ang density gradient ay pinakamalaki sa loob ng isang anyong tubig. Ang agos ng karagatan ay nabubuo ng mga puwersa tulad ng mga pagbagsak ng alon, pagkakaiba ng temperatura at kaasinan, hangin, epekto ng Coriolis, at pagtaas ng tubig na dulot ng gravitational pull ng buwan at araw. Ang holocline sa oceanography ay isang cline, isang subtype ng chemocline na dulot ng isang malakas patayong salinity gradient sa loob ng isang anyong tubig.
dahil ang kaasinan ay nakakaapekto sa densidad ng tubig dagat, maaari itong gumanap ng isang papel sa vertical stratification nito. Kaya ang hindi paghahalo ng tubig sa Pacific Ocean at Atlantic Ocean ay isang hollow line. Nangyayari ang hollow line kapag ang isang dagat o karagatan ay 5 beses na mas maalat kesa sa isang pangkaragatan. Kaya nga sa pagtatagpo ng 2 karagatan na ito ay hindi sila naghahalo. Dahil ang tubig sa Atlantic Ocean ay mas maalat o mas mataas ang salinity level kesa sa Pacific Ocean. Natuklasan ito ni Jacques Cousteau noong siya ay nasa ilalim ng karagatan. Siya ay isang French naval officer, explorer, conservationist, filmmaker, scientist, photographer, author at researcher. Siya ay kilala sa pag-aaral ng dagat at lahat ng anyo ng buhay sa tubig. Kasama niyang binuo ang aqualung, pinasimulan ang marine conservation. At yan nga po mga lords ang kasagutan kung bakit nga ba hindi naghahalo ang tubig sa Pacific Ocean at Atlantic Ocean. Minsan talaga mayroong mga bagay dito sa mundo ang pinagtagpo pero hindi para sa isa't isa. Tulad ng iyong naging kasintahan, pinagtagpo pero hindi kayo naging forever. At dito na magtatapos ang ating video mga lords. Maraming salamat sa suporta at sa mga susuporta pa lamang. Kung meron kayong nais na mapag-usapan na mga istorya, travel, adventure, historical place, historical landmark, at mga old churches, mag-iwan lang ng mensahe o komento at pipilitin nating mapag-usapan in next videos. Thank you so much for watching.